Ikalawang rason ng pagkakamali pala na ginagawa ng mga network marketers kapag nakaka-encounter sila ng objection ay iniisip nila, ina-assume nila negative na yung prospect. Basta may objection negative. No, hindi. Actually, mamaya i-share ko din sa inyo yung about dito sa misconception na ito. Hindi negative yung prospect mo. Pag nagbibigay ng objection, hindi ibig sabihin ng negative. And negative, hindi rin ibig sabihin nun ay hindi nasasali. Ito yan, ito yung palagi niyong tatandaan. Magkaiba yung negative sa close-minded. Ang negative na papasali. Ang close-minded hindi. So ano ibig ko sabihin? Negative, ganito. Shinare mo yung business. Okay, in-open mo yung opportunity. Tapos sinagot ka, sabi sa'yo, ay, yung mga nasa taas lang naman yung mayaman dyan eh. O kaya naman ay, nasubukan ko na yan dati, hindi naman ako kumita. O kaya naman ay, scam yung mga ganyan. So, most of the time, di ba gano'n, negative. Okay, nagbibigay sila ng objection, negative, pero that doesn't mean, okay, may misconception kasi tayo, pag sinabi negative, di na sumasali. Negative, ayaw sumali, ayaw bumili or whatever. Hindi, napapasali yun. Pag marunong kang sumagot ng tama sa objection, okay? Pero that doesn't mean, hindi ko sinasabi na marunong ka lang sumagot ng objection, magaling ka sumagot ng objection, mapapasali mo na agad-agad. Hindi. Okay, hindi. Kasi pwedeng yung tao na yon na nagbibigay ng ganong objection ay close-minded. Iba na yon. Ibang usapan na yon. Pag sinabing close-minded, kahit anong gawin mo, kahit anong mangyari sa'yo, kahit yumaman ka pa, ayaw pa rin niya sumali. Yun yung close-minded. Ayaw ko talaga ng ganyan. Yun, in short, ayaw ko talaga ng ganyan. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganyan. And ang pagiging close-minded, okay, ang pagiging close-minded ng tao, most of the time, hindi naman siya panghabang buhay. Hindi naman panghabang buhay. May mga tao, baka nga ikaw na nanonood nitong video na to ngayon eh, dati kang close-minded. Ayaw ko ng ganyan, networking, di ba? Parang yan na yung pinakang huling gagawin ko. Di ba? Kapag siguro walang-wala na talaga, siguro yan na yung pinakang huling gagawin ko, pero andito ka ngayon, di ba? Di ba? Sinasabi mo, ayaw ko talaga sa ganyan, pero andito ka na ngayon. Dati kang close-minded. Dati kang close-minded. Pero as time goes by, dumating din yung tamang time para sa'yo na ma-open mind. Okay, so ibig sabihin, hindi naman pang habang buhay magiging close-minded tao. Yung iba, talagang close-minded na gusto mamatay sila. Wala tayong magagawa doon. Okay, hindi natin goal na pilitin, kumbinsin, kulitin na sumali yung mga tao. Ang goal natin ay i-share sa kanilang opportunity. Okay, gawin ang best natin para ma-close ang deal at may pakita sa kanila kung gaano to kalaki may tutulong sa kanila. Pero kung ayaw pa rin nila, no means not now. Yung ibang mga tao magsasabi, ayaw ko talaga niyan, kahit kailan di ako sasali diyan. Tapos makikita mo, after 2 weeks, 3 weeks, andun na. And worse, ang nangyari, ginawa, sumali sa scam. Kasi mabilis daw yumaman. At least tama na yung terminologies natin. Magkaiba yung negative sa close-minded. So yung close-minded, di mo na kailangan kausapin, di mo na kailangan kulitin. Pag sinabi niya, ayaw ko talaga sa ganyan eh. Okay, sige, no problem. Salamat. Salamat sa pagiging honest. Next. Next, wala nang drama, next na kagad. So, hindi porket may objection, negative na kagad yung tao, hindi na kagad sasali. Hindi, kailangan masagot yun, yung objection na yun. Kasi most of the time, misconception sila, na misunderstood nila eh. Diba? For example, katulad nung yung mga nasa taas lang yung mayaman dyan, totoo ba yun? Alam naman natin, kung ikaw matagal ka na sa network marketing business, alam mong hindi. Okay, for example, sa akin. Okay, before sa current company ko ngayon, before ako sumali, meron ng 45,000 people. Bago ako sumali, pero kumikita ako ng malaki. Kumikita ako 6-figure a month dito sa business namin. So, yun ang mga nasa taas lang ba? Yung mga nauna lang ba? Dami na una sa akin. Wala naman na sila ngayon. Dami nang nawala. So, hindi yun ganun. Hindi yun sa ganun. So, may misconception siya pagdating na kailangan natin ma-address. As long as willing siya na ma-address yun. So, later on, topic natin. Okay, tuturo ko sa'yo yan. Ikatlong pagkakamali ng mga network marketers pagka may mga objection is yung natatakot. Natatakot sa objection. And hindi kita masisisi kung ikaw ay baguhan, first time mo, or tapos hindi ka natutunan. Matatakot talaga tayo sa isang bagay pag hindi natin alam eh. Diba? Hindi, for example, merong isang madilim na lugar na hindi ka pamilyar, hindi mo alam kung anong meron doon. Diba? Anong usual na papasok sa isip natin? Baka kung anong meron dyan, di ako papasok dyan. Baka may mga masamang tao dyan, o may mumu dyan, or kung naniniwala ka sa ganun, or whatever. Kahit naman ako ganun, iisipin ko eh. Pag meron ako ng lugar na nakita na sobrang dilim, hindi pa ako nakakadaan doon kahit kailan, matatakot din ako eh. Diba? Baka kung anong meron dyan. Diba? Baka ano dyan. Diba? Pero kung meron tao na mag-guide sa akin, na nakakaalam dun sa lugar na yun na madilim, na nakadaan na siya dun, na wala naman pala, okay, na safe naman pala, nasira lang yung, ano, yung post light nila, kaya madilim dun sa lugar na yun, hindi pa napapalitan nung captain nila kasi baka pinambili ng sasakyan yung pondo. Okay. Kung alam niya, gaguide ka niya, bro, wala dyan. So, sama ka sa akin, ilang beses na ako dumadaan dito. So, ikaw, wala na yung takot mo.
Diba? So, ganun. Kaya tayo natatakot kasi hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam kung paano, hindi natin alam yung tamang pag-handle, and it's completely fine kung nagsisimula ka, hindi mo kasalanan yun. Kung di ka naturuan, hindi mo kasalanan yun. Kaya nga nandito itong video na to, kaya nga gumagawa ko ng mga ganito para at least ma-educate ka. And ika-apat na pagkakamali na ginagawa ng mga network marketers pagdating sa objection ay nagiging defensive. Di ba? Scam yung mga ganyan. Ano yung scam? Ano yung pinagsasabing yung scam? Meron kaming legalities. Hindi mo ba nakikita? Ha? Gusto mo sampal ko sa buka mo itong legalities? So, I'm sure wala namang gumagawa sa inyo ng ganun. Okay? Pero, yun, nagiging defensive ka. Yung hindi ah, legal kami, ito yung legalities namin. Even though totoo yung sinasabi mo, sabi nga eh, ewan ko narinig mo na to sa mga uplines mo, pero sabi nga, it's not what you say, it's how you say it. It's not what you do, it's how you do it. So parang ganun yun. Kapag naging defensive ka kasi, ang lumalabas, para kang guilty. Di ba? Even though totoo, sinasabi mo, hindi legal talaga kami. Pero even though totoo yung sinasabi mo, nagiging defensive ka, ang dating sa prospect mo, guilty ka doon sa sinabi niya na scam. So even though sinabi mo sa prospect mo na hindi legal kayo, pinakita mo yung patunay, ang papaniwalaan niya is yung naintindihan niya sa emosyon na binigay mo. So nakikita mo, this is very powerful stuff. So I hope nagte-take down ka ng notes. Kung sakaling hindi, pwede mo na mapanoorin pati ito later on, paulit-ulitin mo. Ang nangyayari na itatransfer mo is yung emotion, hindi yung salita mo. Parang ganito, ito, para at least mabigyan kita ng idea pagdating sa kung gaano ka powerful yung it's not what you say, it's how you say it. For example, meron akong share sa iyo na opportunity. Ito yung opportunity, may sinishare ako sa iyo. Tapos ganito yung way ng pagsasalita ko. Bro, alam mo, ang ganda nitong business namin, sobrang dami ng yumaman, tapos dami na nakabili ng sasakyan, tapos sikat na yung company namin. Tama ako, kumikita na ako ng 100,000 mahigit sa loob na isang buwan. Gusto mo ba sumali? Ah, di ba mukhang tanga? Even though totoo yung sinasabi ko, maniniwala ka ba? Hindi, ang paniniwalaan mo kay kung paano ko sinabi sa'yo. Ang paniniwalaan mo is yung emosyon na binibigay ko sa'yo. So that is very powerful. Eh pag nagiging defensive ka, anong emosyon ang pinakikita mo sa kanya? Guilty ka. So it is very important na huwag ka magiging defensive every time may ibabato na objection. Keep calm. It will take some time. Practice. Okay, hindi ko naman agad-agad to nagawa. Okay, lahat ng tinuturo ko na technicals, hindi lang technicals, pati yung mga mindset, attitude, ganyan. Lahat ng tinuturo ko na hindi mo naiintindihan, hindi mo pa alam, na hindi mo pa nagagawa, it takes time. It takes practice. Hindi yan porket napanood mo na tong video na to, abagaling ka na sumagot ng objection. It will take time. Hindi lalaki yung muscle mo kakapanood ng mga taong nagbubuhat. Okay? Hindi lalaki yung muscle mo kakapanood ng mga taong nagda-dumbbell, nag-gym. Lalaki yung muscle mo pag ikaw mismo na yung gumagawa. Okay? So parang ganun din dito sa business natin. Maintindihan mo kapag ikaw na mismo yung gumagawa. So yun yung paapat na pagkakamali na dapat mong iwasan pagdating sa pag-handle ng objection. Ngayon naman, pag-usapan natin yung dalawang klase ng objection. Okay? Merong tinatawag na sincere objection, merong tinatawag na excuse objection. So, kailangan mong alamin dun sa prospect mo kung ano ba yung sinasabi niya na objection. Sincere ba yan? Natanong niya talaga kasi interesado siya? Or excuse ba yon? So, for example, bigyan kita ng example. Gusto ko sumali sa business mo kasi wala akong pera. Very popular. Diba? Gusto ko sumali sa business mo. Ang ganda, nagandahan ko, nagustuhan ko kasi wala akong pera eh. So, paano mo malalaman kung sincere o excuse yung sinasabi niya? Okay, by the way, ang walang pera na objection, yan yung number one na pinakamalaking kasinungalingan na objection sa lahat. Pinakamalaking kasinungalingan. Okay, yan yung number one. So, bakit kasinungalingan? Pero that doesn't mean na yung prospect mo nagsisinungaling sa'yo. May pera naman pala siya, pero sinasabi niya, hindi. Most of the time, hindi ganun ang case. Bakit siya nagiging kasinungalingan? Ginagamit siya as an excuse. So, ibig sabihin parang ganito. Halimbawa, meron kang isang buong pamilya. Mahal mo pamilya mo, lalo na kung reason why mo pamilya mo, 'di ba? Mahal mo pamilya mo, kinidnap ng mga terorista. Oh, 'di ba? Wag naman sana mangyari. Okay, example lang. Tapos hinihingan kanila ng ransom. Within 24 hours, dapat bigyan mo kami ng 10 million. Kung hindi, papatayin ko 'yung buong pamilya mo. Ikaw wala kang 10 million. 1 million wala. 500k wala. 100k wala. So, ano sabihin mo dun sa terorista? Ah, pasensya na po kayo mga sir, mahal na mahal ko po 'yung pamilya ko kasi wala akong pera eh. Pasensya na. Ganun ba yung sabihin mo?
Di ba kung nasa matino ang pag-iisip at kung talagang mahal na mahal mo yung pamilya mo, patay kung patay, gagawa ka ng paraan. Kahit ako gagawa ko ng paraan, gagawin ko lahat. Di ba? Para lang mailigtas yung pamilya ko kasi mahal ko sila, mahalagang buhay nila sa akin. Kahit wala ako ng ganun kalaki na pera na yun, gagawa ko ng paraan. Yun yung ibig sabihin. Yun yung ibig ko sabihin bakit nagiging kasinungalingan yung wala akong pera na objection. Kasi nga, sinasabi nila yon kasi hindi nila nakikita kung gaano ka-valuable yung ino-offer mo. Hindi nila nakikita yung babalik sa kanila doon sino-offer mo. Hindi nila yung nakikita. Ganun na ng kaso kapag sinabi nilang wala akong pera. O another example, halimbawa meron akong Ferrari. Tapos ang pay-in sa company mo, sabi na natin na 20,000. Okay, 20,000, laki. So, malaki yun. Okay, 20,000. Tapos sabihin mo sa akin na wala akong pera eh. Yeah, tapos yung Ferrari ko, benta ko sa'yo, 20,000 yung Ferrari ko. Sa'yo na. Pero kailangan gawan mo ng paraan within 2 hours. Alam mo yun, kahit hindi ka mahilig sa kotse eh. Diba? Kung nasa matinong pag-iisip ka, kung nag-iisip ka na mabuti, kahit hindi ka mahilig sa kotse, sige, kasi bibenta ko ng mas mahal yan. Million. Diba? Kahit hindi ako mahilig sa kotse eh. Diba? Bibiling ko yun. Kapag may nag-deal sa akin ng gano'n, sige, kunin ko na. Diba? Gagawa akong paraan. Kung wala akong perang ganun kalaki, gagawa akong paraan. Diba? 2 hours lang, 1 oras, kaya ko na yung gawa ng paraan. Bakit? Kasi nakikita ko yung babalik sa akin. Diba? So, yun ang reason kung bakit nila nasasabi na walang pera. Okay? So, napakalaking kasinungalingan nung objection na wala akong pera. So, alamin mo, excuse ba yan o totoo? Excuse ba yan o totoo? So, minsan yung prospect, nag-explain na kaagad sila na talagang totoo yung ano nila. So, for example, ganito. Wala kasi akong pera kasi ang dami kong utang ngayon. Tapos kailangan ko pa yung ganito, pang tuition ni Junior, pang blablabla, di ba? Sa mga ganito, kailangan ko pang gawan yung ganito, paraan, ito, ganyan-ganyan. So wala pa akong pera ngayon, pero gusto ko yung negosyo. So yun, sincere yun. Na wala pa talaga siyang pera at the moment. Okay? Pero yung iba, ginagamit nilang nila as an excuse. May pera naman talaga sila. Hindi lang nalang nakita yung value. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!